Sa online naman, convenient naman nung panahon ng pandemic. Doon nga talaga na expectation versus reality. Pag nabili mo, maganda, maganda sa online. Pero pag dumating na sa'yo, yun na yung realidad. Pwedeng hindi kasha sa'yo. Pwedeng pangit yung tela. Bumastos ka eh. Nagastusan mo siya eh. Tapos hindi mo naman pala siya mapapakinabangan. Dati may ligaw mamili ng mga makeup sa mall. Ngayon, sa online store na ako namimili. And pag may nakita akong sale, nabubudol ako, nabibili ko. Dumating na nga ako sa time na wala na akong pera, pero ang gaganda ng mga nakikita ko. Isa po akong pickup rider. Sa araw-araw ko nararanasan ngayon, napakahirap din po. Minsan, pag nabibili rin, wala tumatanga. Para hindi kami mag-waiting na wala pa rin sila, text na lang namin, paiwan namin sa guard o sa lobby. Ganun na lang po, para hindi kami hassle. Sa'yo, pabalik-balik po namin sa taas ng gasolina. Ganun po. Pag ano po nangyari, nasa na rin po kami kasi laban po namin dito oras eh. Kaya namin tumagal, lalo na pag maraming ano, kukuhain. Dumadating yung parcel ko, tapos wala naman ako sa bahay. So nanay ko yung nagbabayad. Tapos pag uwi ko, kalak ang nanay ko. Medyo pricey. Tapos ang mangyayari, hindi ko na mababayaran. Makakalimutan ko na. Ano? Nanood ba kayo? Oo! O sige nga, ano yung unang sinabi? Yung pinakauna? Sabi doon, ang dami niyang in-order. Oo. Tapos hanggang sabi niya, wala na siyang pera. Oo, yung una, sabi, iba yung itsura sa personal sa internet. Tapos yung pangalaman, yung kaka-makeup niya. Na-addict siya kaka-online shopping. O yung isa naman? Yung si Kuya Rider na maraming sinesend. Yeah. O yung huli. Eh, ano ba yun? O, kita nyo na. Pero ang topic ng Talak ng Bayan natin ngayon ay online shopping. Ayan. Kaninong story kayo pinaka nakarelate dun? Sa makeup. Oo, sobra talaga ako. Parang everyday ako nag-a-add to cart dati. Tapos bigla na lang ako natauan na lang. Hindi ko naman gagamitin ito lahat eh. Talaga ba, Abby? Oo. Sinasabi mo yun? Tapos, na-expired na lang. Ako din. Ikaw, Patsy. Kung may joy miner, ako joy buyer. Wow. At least buyer. Meron pa mga pagkakataon na umorder ako, tapos doon na-address sa office ng jowa ko. So, syempre, walang mag-a-accept doon. Galit na galit ngayon si jowa. Taka, kuya, sa'yo na yan eh, kasi mali-mali yung umorder dito. Ako parang, yun ata yung hinihintay kong BTS na slippers eh. Wow! Talaga naman. Ako, kasi pamangkin ko yun. Ako naman, nakarelate ako doon sa ano, yung may de-deliver sa bahay ng parents. Tapos COD. Ayan. So ako, ganun ang nangyari sa akin. Lalo nung medyo bira na kaming umuwi ng Valenzuela. Unang uwi ko, ang dami talaga. Kala mo talaga, parang birthday ko eh. Daming kahundo na nakaabang sa akin. Ayan, COD lahat yun. So shout out sa parents ko. Salamat sa pagbabayad muna. Di ba pala ako bayad? Ay, pero ano ba yung... Ito si Ate Patsy, di ba? Mahilig siya mag-hoard. Ikaw ba, Mayor? Ano yung kadalasang hinuhoard mo? Ako, shades talaga. Mahilig akong bumili ng shades. Oo, kaya ang dami naming shades din. Pamigay ni Mayor. Ikaw, Patsy, ano hinuhoard mo ang kadalasan? I wanna take this opportunity to congratulate myself. Kasi napigilan ko yung sarili kong mag-bayad sa mga in-order ko online at nandun lang siya sa cart. Yung iba nag-expire na at nag-sold out na. Yeah, uy, mahirap gawin yan, ha? Galing ko! Palakpakan naman natin si Patsy. So proud of myself. Damit. 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 Sapatos. Pero hindi kasi ako mabili ng mga branded. So gusto ko yung, syempre yung mga damit ko kasi maliliit lang, diba? Pero kailangan ko mag-online selling. Alam naman namin na maliliit lang mga damit mo. Hindi, ibig ko sabihin, dapat yung mga hindi na masyadong ginagamit, mga isang beses lang nagamit, ipamigay natin or ibenta natin.